nagsiya mitna mayan pinagpala ka dakilang biyayang pangako niya sa milay na sinaw na mong hangarin ang taong ay tubusin upang siya ay makapiling mapag-irok na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ginugunita si Santa Clara, isang dalagang upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami ay pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Beth Peor.
Ngunit ngayon, walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang namatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at makakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghan tulad na ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang Kanyang ginawang mga kabutihan, nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil
o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Walang hindi kayang ayusin ang isang maayos na pakikipag-usap, at walang hindi kayang mapagbigyan sa isang taong maayos na nakikiusap. Mga kapatid, ito po ang mga nais ituro ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Narinig naman natin ang praktikal na turo ni Jesus tungkol sa pakikipag-ayos sa taong nagkasala sa iyo. Sabi ni Jesus, may tatlong paraan ng pakikipag-usap. Una, sabi niya, puntahan mo at kausapin ng sarilinan. Kung hindi ito umubra, sabi ni Jesus, gawin mo yung pangalawa. Magsama ka ng isa o dalawa pang tao upang magkaroon ka ng saksi, o kaya para mayroong mamagitan sa inyo. Pag hindi pa din sumang-ayon at hindi pa rin naayos, meron pa rin pangatlo. Sabi ni Jesus, isanggunin mo ito o ilapit mo ito sa pagtitipon sa simbahan. Pwede ka nang humingi ng tulong sa mga pari o sa simbahan para maayos. Tatlo, ang pagkakataong pwede mong gawin at ibigay sa isang taong nagkasala sa iyo. At ito yung nais bigyang diin ni Jesus, na mayroong iba't ibang uri ng pakikipag-usap. Ito rin yung nais ituro ni Jesus na pamamaraan ng ating pananalangin, ang hindi lang kumausap sa Diyos, kundi higit sa lahat, ang makiusap sa Diyos. Kanina, tinuturuan tayong makipag-usap sa ating kapwa. Ngayon naman, tinuturuan tayo ni Jesus na makiusap. Magkaiba po yung dalawang iyon, sapagkat ang pakikipag-usap ay paraan ng pagpapahayag ng saloobin o nararamdaman. Ganon din ang naiisip at nalalaman. Yan ang pakikipag-usap. Pero ang makiusap ay isang paraan ng pakikipag-usap na may pasintabi at nakikisuyo. Pasintabi at nakikisuyo. Ganito daw dapat tayo manalangin, hindi lang makipag-usap sa Diyos, kundi higit sa lahat, makiusap, lalo na sa mga ating hinihingi. Madalas, ang panalangin natin ay puro pakikipag-usap. Yung sinasabi mo yung nararamdaman mo, yung sinasabi mo yung lungkot mo, yung sinasabi mo yung naiisip mo, yung nilalaman ng damdamin mo. Pero pagdating sa ating mga hiling, hindi po ito pakikipag-usap. Dapat tayo ay nakikiusap. Merong iba, akala mo may patago sa Diyos. Kung ganun na lang kumakahiling. Akala mo utang na loob ng Diyos na tayo'y pagbigyan. At ganun-ganun na lang kung tayo'y makapagsabi ng ating mga saloobin. Mga kapatid,
Iba ang nakikipag-usap sa nakikiusap. Kaya matuto tayo. Matuto tayo hindi lang makipag-usap, kundi makiusap. Dahil ito yung pakikipag-usap na may pasintabi at nakikisuyo. Magandang tignan natin ito. Lalo ngayon, panahon ng pandemic, ang daming problema. Kahit sa loob ng pamilya, dahil nagsama-sama, ang daming problema. Pero para maayos ito, makipag-usap. Ganon din sa ating pamahalaan, ang daming gulo. Kahit sila magugulo, pwede namang mag-usap. Kesa magsiraan, mag-usap. Ito yung magandang tignan natin. Sa lahat ng mga problema, gusot, at anumang hindi natin pinagkakaunawaan, anong paraan ang ginagawa natin at ginagamit natin? Yung iba, naninira. Yung iba, nangchichismis. Yung iba, namumuna. Wala namang maayos sa problema kung ganyan ang paraan mo. Pero palitan mo to ng pakikipag-usap. Sigurado ako, ang lahat ng gusot ay magiging planchado. Dalawang paraan ang tinuturo sa atin ni Jesus. Ang makipag-usap at makiusap. Sa anumang sitwasyon, panalangin man o pakikipag-ayos, walang hindi kayang ayusin ang isang maayos na pakikipag-usap at walang hindi kayang pagbigyan ang isang taong maayos na nakikiusap. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humihingi ng anumang gagawin ito para sa kanila ng Amang nasa langit. Kaya tayo manalangin ng sama-sama at tayo'y makiusap at humiling. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Sa katahimikan, ating ipakiusap sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen.
Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at kinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Pagkahanda ng alay ngayon ay sisimla. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umuunlad nawa sa pagkamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon ay sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Clara at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
ang tinapay ng buhay inasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa amikaloob at pagsasalo. Walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulhad sa pag-aalay mo. Buhay na anak lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inakil, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami ay makasama o na kami ay sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo, sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.